Biglang tumalon mula sa tubig ang napakaraming kalis at inatake kami. Hindi nagagana ang mga armas namin dahil sa malapitan na ang labanan at ang layunin naman talaga nun ay para sirain ang base nila. Yung machine gun na nilabas ni Gustavo, pinagamit ko kay Ami at Diana. Bumaril ka ako sila sa mga paparating mula sa malayo at hindi yung sa malapitan manggagaling. Nakita ko kasi na ginawa yun ng mga suryon. Pinapana nila yung ibang paparating ng mga kalis. Habang kami namang mga lalaki, nakipaglaban ng mano-mano sa mga aswang na ito. Nakita ko sa salib mga ipaglaban. Grabe ang tindi ng pwersa ng hangin sa bawat hataw niya sa mga kalis. Ibang klase ang sandata niya. Sibat ito. Pero kagaya ng sinabi ko, ang patalim niya sa dulo ay isang keras. Pinagmasdan ko rin maigi si Dario. Naintriga ako kung paano ba siya makipaglaban. Meron siyang dalawang espada sa likod. Ngunit sa dami ng umaatake sa bangka nila, niminsan hindi niya ito ginamit. Ang pag-atake na ginagamit niya ay ang dalawang kamao niya lang. Sa tangkad niyang halos magsi-seven footer at katawang bato-bato, walang hirap niyang pinipila sa gitna ang aswang na atake sa kanya. Kung minsan naman, gamit ang malalaki niyang kamao, pinudurog niya ang mga bungo ng mga aswang na kalis. Hindi naman nagbago sa estilo ang pag-atake ni Murad. Ganon-ganon pa rin. Pero mas lalo niyang napulido ang mga galaw niya. Malinis at walang mintis. Si David, sugod kong sugod pa rin. Palibhasa, pag nasa alanganin ng lagay, isang kindat niya lang kay boss, magiging bagol na siya. Sa lakas ng mga kasama ko, nag-init ang pakiramdam ko. Ang lakas nila. Pero hindi ako magpapahuli. Magpapakitang gilas rin ako. Gamit ang kiras ko, lahat ng umaatake sa bangka namin, ako ang humaharap. Ganadong-ganado ako sa pakikipaglaban. Gawa ng unang pagharap ko sa mga ito, wala eh. Natyamban ako ng isa. Ilang saglit lang nagdaan, lahat ng bangka namin ay pinagdikit-dikit namin para hindi kami mahirapan at magkaroon kami ng isang malaking tungtungan. Sa pagkakataong ito, hindi na ako sa bangka namin nakapwesto, bagkus ay lumibot ako sa iba pang bangka. Gustavo, Andrew, lilibot ako. Bantayan niyo si Diana at Ami. Hindi ko na kailangan pang bantayan pa. Kaya ko ang sarili ko, Leo. Si Ami ang pabantayan mo. Mag-ingat ka, ha? Ha? Kaya ko sarili ko. At isa pa, binigay sa akin ni Leo ang baril niya. Kami ang bahala dito, Leo. Mag-ingat ka at galingan mo. Matapos nun, nag-iraba ng dalawang babae. At ako naman, nagtungo sa bandang maraming aswang na kalis. May mga kalis na kasing laki ng mga normal na tao. Ngunit may mga kalis na doble o triple pa ang laki. Kagaya nung anistal kanina. Maya-maya, nagulat kami dahil may mga malalaking nilalang na umaatake mula sa ilalim at inatake ang ilang mga bangka na nagresulta ng agarang pagkasira ng mga ito at pagkamatay ng ilang mga kasama namin. Lukas, tamang suspecha natin. Pati ang mga ilangon ay nabuhay. Biglang sumigaw si Salib na nagpalingon kay boss at nagdulot ng pangamba nito. Napangiwi si boss at napatango na para bang sinisenyasan niya si Salib. Tapos nun, agad pumito ng malakas si Salib. Lahat ng mandaragat kasama si Dario ay napahinto sa pakikipaglaban at nagtinginan. Pumitong muli si Salib at laking gulat naming lahat dahil lahat ng mandaragat kasama si Salib, Dario at boss ay biglang tumalon sa ilalim ng tubig. Patuloy pa rin ang labanan sa taas ng tubig. Ngunit bakit sila pumailalim? Gawa ng curiosidad ko, humigop ako ng maraming hangin at sumisid ako sa ilalim ng tubig. Sa ilalim ng tubig, laking gulat ko dahil kung anong daming kalis sa itaas. Dito ay halos masamid ako sa aking nakita. Napakarami nila at doble, triple, basta napakarami nila. Sa ilalim ng tubig, mistulang nagliliwanag sila na parang lumot na makinang. Kaya masasabi kong nakikita ko ang dami ng bilang nila. Kahit pa napakitim ng tubig, biglang may umatake sa aking likuran. Napakasakit nito. Hindi ko ito inaasahan
Dahil pawang hindi ko sila nararamdaman dito sa ilalim ng tubig. Napalunok ako ng tubig alat nun, pero hindi ako nagpatinag. Kahit mahirap gumalaw sa ilalim ng tubig, yung sumunod na pag-atake niya ay diniskartehan ko na lang. Nagabang na lang ako. Sinempohan ko na lang na makadaplis lang ng kiras sa kahit anong parte ng katawan niya. Tama nga ako. Lamang nga ang mga aswang nakalis sa ilalim ng tubig. Ngunit hindi naman nila alam kung paano gamitin ang lamang nila. Hindi sila kagaya ng mga umbawa at tungis na bukod sa magagaling makipaglaban ay talagang mapapaisip ka rin habang kaharap mo sila. Sumugod ang kalis na yon na kasing bilis ng bala ng baril. Ngunit inilagan ko lang ito at inusli ko ang kiras ko at walang hirap na humiwalay ang ulo niya sa katawan niya sa ilalim ng tubig. Ilang kalis pa ang umatake sa akin. Napapatay ko naman sila, pero syempre, hindi ko maiwasan na hindi matamaan. Pero sa pagkakataong ito, iniiwasan ko matamaan ng mga talim nila sa siko. Matamaan ako ng suntok, kagat o ano paman, wag lang yun. Ayoko nang machambahan pa ng laso nila. Ilang beses din akong bumalik sa ibabaw upang sumagap ng hangin. Hindi ko kaya ang kinagawa ng mga mandaragat na kaya nilang tumagal sa pagsisid sa ilalim ng tubig na napakatagal. Sumisid pa ako ng pailalim at lumapit ako kay labos. Nagulat na lang ako dahil bigla niya akong hinila papataas. Anong ginagawa mo dito? Papanganib sa tubig! Huwag mo akong alalahanin, boss. Kaya kong sarili ko. Hindi pa ako natatapos magsalita ay biglang sumisid si boss papailalim. Kaya sumunod na rin ako. Napakarami pa rin kalis ang nakikipaglaban sa amin. Kung ako ay diskarte ang ginagamit ko, makalaban lang sa mga kalis sa ilalim ng dagat. Ang mga mandaragat naman ay mistulang isdang lumalangoy sa ilalim ng tubig. Kasing bibilis silang kumilos ang mga kalis at talagang nakakasabay sila sa pakikipaglaban. Kung titignan mo sila, para talaga silang mga isdang naglalaban. Maya-maya, nakita ko yung mga nilalang na tinawag ni Salib na ilangon. Kung iahalin tulad ay para itong isang hitong malaki, nasing laki ng mga bas at sinasakyan ito ng malalaking kalis. Kinokontrol nila ito at sinisira ang mga bangka namin sa itaas. Doon ko na nakita na ginamit ni Dario ang dalawang malalaking espada niya sa likuran. Kahit nasa ilalim ng dagat, kitang-kita ko ang kulay pulang talim nito na kagaya ng kiras ko. Ibang klase talaga si na boss at ang lahat ng mga mandaragat. Kaya nilang makipagsabayan sa mga aswang na ito sa ilalim ng dagat. Tatlo ang mga ilangon na kinokontrol ng mga kalis. Kaya tag-isa sila nila boss, Dario at Salib. Di man sila nadalian, pero isa-isa nilang napatay ang mga ito gamit ang kinika nilang mga lakas. Mga dalawang oras na nagpatuloy ng labanan, iilan lang ang napinsala sa amin. Dahil lahat ng ipinadala ng bawat samahan ay yung mga pinakamalakas nila at mga subok sa pakikipaglaban. Napatunayan ko rin na hindi basta-bastang samahan ang mga mandaragat na ito. Napakalakas sila sa itaas ng tubig, pero ibang klase rin yung abilidad nila sa ilalim ng tubig. Daig pa nila ang mga aswang. Nakakabilib. Nanliliit na naman ako. Gusto ko pang makipaglaban sa mga aswang dahil gusto ko makapagsanay ng husto. Lagpas isang buwan na rin kasi mula nung mga pagpapawis ako. Pero kagaya ng sinabi ko, minanilang namin ang mga aswang nakalis. Siyempre, dahil sa tulong ng mga suryon at sa mga aswang na morgon. Doon ko naalala, nasan nga pala si Hilario at Sayira? Hindi ko na sila napansin. Naubos namin ang lahat ng umataking kalis sa amin. Ang iba ay sumisid na pailalim at hindi na hinabol pa. Hindi man kami nabawasan ng maraming tauhan, ang mga bangkang sasakyan naman namin ang kanilang pinunterya. Sa tansya ko, 100 mahigit ang bangkang gamit namin. Kasama na roon ng persa ng mga morgon, mandaragat at ilang suryon. At syempre, yung nag-iisang sa amin. Ngunit ngayon, palagay ko, nabawasan kami ng 20 hanggang 30 ang bangka. Boss, nakita mo ba sila sa Hira at Hilario? Nakalaban niyo ba sila? Hindi, Leo. Nakita kong nilamon silang dalawa ng mga uwak ni Zahira at bumalik sila sa islang kuweba.
Napalingon ako sa aking paligid. Wala na pala kami sa islang kuweba. Hindi ko alam paano nangyari yon. Pero kanina, napakalakas ng alon dun at talagang malabagyo ang eksena. Marahil ay tinaboy kami ng alon papalayo. Ang tagal rin kasi ng labanan at nasa ilalim pa ako ng tubig kanina. Naglapit-lapit ang pinuno ng bawat grupo. Asaba na ako. Sa isang bangka, nag-usap kami. Ako, si Boss, Salib, Dario, Murad at David. Palagay ko, hindi talaga niya balak makipaglaban ngayon sa atin. Sinira niya lang ang ilang mga bangka natin. At alam kong hindi pa yon ang buong persa nila. Sabi ni Boss, nakita mo ba si Zahira, Lucas? Alam natin lahat ang pakay niya sa isa namin. Akala ko nung una, nililinlang lang tayo na inistal. Pero totoong buhay pala siya. Paano nakaligtas siya sa inyo, Lucas? Kaya ako pumayag sa plano ng hukom dahil sinabi niyong pinatay niyo na si Zahira. Ama, mag-unos-dili kayo. Siniguro naming pinatay namin si Zahira sa kuwebang iyon sa Palawan. Saksi ako nung sinunog namin ang kanyang labi at naging abo ito. Hindi ko alam paano siya nabuhay, ama. Pero maniwala ka. Miski ako, tututol din ako sa desisyon ng hukom kung sakaling hindi namin napatay si Zahira. Ibig sabihin niyan, hindi kayo nagtagumpay. Ngayon alam na natin ang pakay nila sa isla namin. Marahil nakipagtulungan si Zahira sa mga kalis dahil gusto niyang makuha ang labi ni Mepisto. Sa panahon ngayon, hindi na ako magugulat kung pati si Mepisto ay magbalik sa buhay kung sakaling makuha siya ni Zahira. Dahil ultimo mga aswang na inubos natin dati ay unti-unting bumabalik. Maski ang mga ika-apat na uri ni aswang ay muling nababuhay. Huminahon ka, Salib. Naiintindihan kita. Pero kilala mo ako. Hindi ako tumatanggap ng misyon na hindi natatapos. Malay ko ba kung anong ginagawa ng mga aswang ngayon? Kung paano nila nabubuhay ang mga namatay na? Mabuti pa, bumalik na tayo sa isla. Hindi natin makakayanan kung muli silang aatake sa atin. Marami na ang mga bangkang napinsala. Sino si Mepisto? Anong pakay ni Zahira? Naguguluhan ako sa pag-uusap nila. Maya-maya, matapos makapaghanda, bumalik na kami sa isla ng mga mandaragat. Dito ko inento sa amin ni Boss ang storya patungkol kay Zahira. Dati daw, nung nawala yung mga problema sa mga kalis, nung bigla silang nawala sa karagatan at payapa na, binigyan ng misyon ng hukom si Boss kasama ang bataan niyang si Dario, Noli, David at Jacinto. Nasugpuin na ikaapat na aswang ni Zahira sa kuwebang baal sa Palawan. Nabalitaan daw nila na nagbubuo ito ng persa upang kalabanin ang hukom. Hindi nga sila nagkamali dahil yun na nga, nagsisimula ng magbuo ng persa ang isang orihinal na aswang na yon. Halos kamuntikan na doon silang mapatay na apat. Pero sa awa ng Diyos, nagawa nilang mapatay si Zahira at yung persang unti-unti niyang binubuo. At doon, napagpasyahan ng hukom na sa isla ng mga mandaragat itago ang labi ni Mepisto, isa ring ikaapat na aswang na asawa ni Zahira. Ilang beses na nilang sinunog, paliguan ng asido, ilublob sa kumukulong bulkan, pero walang nangyayari sa labi ng aswang na yon, pangklase. Ayaw naman nilang itapon sa ilalim ng dagat ito, dahil bukod sa mga kalis, marami pang aswang ang nananahan din sa dagat. Kaya napagpasyahan nila noon na sa isla ng mga mandaragat ito itago. Total, napakatago nito. At saka wala na rin ang pangamba sa mga kalis. Pero ngayon, nagkagulo na. Nagbalik ang mga kalis at ang masama pa, buhay si Zahira na ngayon katulong na ni Hilario. Nung nakabalik na kami sa isla, agad kong inalalayan si Ami na makababa ng bangka. Inalayan ko rin siya na makarating sa kubo nila. May mga pasa si Ami sa iba't ibang parte ng katawan. Sabi ko naman kasi sa'yo, Ami, mag-ingat ka, diba? At magtago ka kina Gustavo at Andrew eh. Paano na lang kung may nangyaring masama pa sa'yo? Hindi na nakapagsalita si Ami dahil agad ko siyang iniwan dahil biglang pumasok si Diana sa kubo at nakita kong bigla siyang natumba. Buti na lang ay nasa loko siya at hindi siya tumumba sa buhangin. Diana, ano nangyari sa'yo? Ah,
Wala, Leo. Napagod lang ako sa paipaglaban. Ilang beses kasi ako natamaan ng mga pag-atake nila. Pilit ko kasing iniilagan yung mga palikpik nila. Agad kong binuot si Diana patungo sa igaan niya. Diana naman, kaya nga sa mga baril ko na lang kayo pinapesto eh. Hindi ko kasi matiis na hindi makipaglaban. Gusto kitang tulungan, Leo. Diana, huwag mo kasing ipilit yung sarili mo. Yung tuloy, napapahama ka pa. Ha? Hindi naman ako napahama ka. Hindi naman kasi ako lampa na laging umaasa at nagpapaligtas sa iba. Ano ba kayo? Diana, Ami, hindi tong oras para magbangayan kayo. Napakaraming taong nasa panganib. Hindi lang sa islang ito, pati sa buong Pilipinas, kung hindi natin mapigil ang mga aswang na ito. Kailangan natin magkaisa. Sorry, Leo. Pasensya na, Leo. Buti pa magpahinga na kayo. Hindi natin alam kung kailan tayo aatake. Baka nga sila pa umatake sa atin. Magpalakas kayong dalawa at maging alerto. Papalabas na ako ng kubo noon nang... Salamat, Leo. Leo. Nagkatinginan silang dalawa at nagkairaban. Ako naman, hindi na lang sila pinansin. Bigla ko nakasalubong si Andrew at Gustavo. Maraming salamat, Leo, ha? Leo, salamat. Ibang klase ka talaga, Leo. Dalawa-dalawa ang babae mo. Teka, matanong nga kita. Sino ba sa kanila ang pipiliin mo? Ako sa'yo, kay Ami ka na lang. Biruin mo, pinaghiwalay na kayo ng tadana. Pinag-away, pero ngayon, magkasama kayong lumalaban sa mga aswang. Sa pa, pulisya, Leo. Ay naku, Gustavo. Kung ako kay Leo, kay Diana na lang ako. Maganda. Sexy. Menhin. Pero mukhang palaban sa... Basta. Tsaka, ang lakas pa ng sex appeal. Kung magkakaanak kayo nun, napakalakas nun. May lahing aswang, tapos mamanahin yung galing mo sa pakikipaglaban, di ba? Bigla akong binatukan yung dalawa. Umayos nga ako yung dalawa. May problema tayong kailangan pagtuunan ng pansin. Puro kayo kalukuhan. Pero napaisip ako. Sa bagay, may punto naman sila. Sa ngayon, pareha silang malapit sa akin. Pareha silang maganda. Pareha silang mabait. May iba't iba silang katangian. Pero masasabi kong pareha silang matinong babae. Parehas din silang may lugar sa puso ko. Ewan. Basta, kaibigan ko sila. Yun ang importante. Pero hindi ko na masyadong inisip yun. Dahil ngayon, papunta kami sa libingan ni Mepisto, ang asawa ni Sahira.